Mami Marje. Takot sa liwanag. Nagregla ako hon. Iba kanya man kanya mga dalang umay. At minsan, ilag sa tao. Kagurgura na ka man. At nagwawala. Ay, apo ka ng ading. Ito ko ka sino. Ma'am Doktora, kumusta ka? Ay, pagnak. Sa loob ng higit 2 taon, nabuhay siya sa loob ng maliit na kulungan sa gitna ng palayan. Kagurgura na ka man. Pitong oras na biyahe mula Maynila, ang bayan ng Sugpon, Ilocos Sur. Papunta kami ngayon sa isang liblib na barangay nitong bayan ng Sugpon, Ilocos Sur. Makipot yung daan doon, although sementado, pero dahil makipot nga, ito lang yung tanging paraan para kami makapunta sa barangay na yun. Di pala lahat ng daan ay simentado, meron ding mga bahagi na ganito, lupa, mga kalahating kilometro pa ang tatakbuhin namin bago kami makarating dun sa aming pupuntahan. Yung kubo na yan, sa gilid ng palayan, yun yung aming pupuntahan. Kakausapin namin yung isang mag-asawa na nakatira dyan. Pumayag si Mang Jo na magpakita ng muka para raw mas madali silang mahanap ng mga nagnanais tumulong sa kanyang asawang may sakit. Pagpasok sa kubo, dito na namin nakita ang babaeng nakakulong sa silong. Ayon kay Mang Jo, may sakit sa pag-iisip ang kanyang asawang itatago namin sa pangalang Rona. Oh. Smile. Before open the window. Okay ka lang ba? Yes, sir. Good. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Yes, sir. Kailan yung huling kain mo? Anong oras ka kumain? Kanina. Madaling araw. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Healthy yang. Healthy. Tapos yang? Yes. 2 taon ang nakakulong dito si Rona. Ang gumawa nitong kulungan na ito, ang kanya mismong asawang si Mang Jo. Nagawa ito ni Mang Jo dahil ito daw yung nakikita niyang tanging paraan para masigurong hindi makalabas yung kanyang asawa at mapunta kung saan saan. Hindi ka lumalabas? Hindi na po. Bakit? Napagod ako. Bakit ka napagod? Saan siguro pupunta? Napagod ako na. Hindi ako gumagala. Hindi ka nagtatrabaho. Trabaho rin yun. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nakakasagot pa ng tama sa ibang tanong si Rona, gaya ng tungkol sa kanyang mga anak. Ilan ang anak mo, madam? 4 na po. 4, malalaki. At panganay po, iskolar na. Iskolar, good. Isa naman, namamasukan sa Tagudin. Ang isa naman, inalaga nila sa Maynila na si Sarian ako. Kailan ka huling nadalaw ng mga anak mo? Kailan lang. Pinakain ako ng liningta na beef pig na saging. Hindi mo sila namimiss? Ayun, miss ko po. Gusto ko silang makita. Kwento ni Mang Jo, maayos pa raw ang pag-iisip ni Rona noong magkakilala at ikasal sila noong 1995. Hanggang sa biyayaan sila ng 3 anak. Kunin natin yung mga tubig doon. Nagsimula raw mag-iba ang pananalita at kilos ni Rona matapos itong ipanganak ang kanyang bunso noong 2005. Umaga, madaling araw, bumangon na siya. Bah, biglang lumakas. Pinagalitan ko pa nga eh. Yung sugat mo, sabi ko. Magaling na siya. Lakad-lakad. Daming tao. Umakyat sa kahoy. Unong kahoy. Yun. Maraming kaming nagulat eh kasi may sugat siya eh. Yun, nakyat ko, inulog ko siya. Binaba ko. Yun, umpisa hanggang ngayon.
tuloy-tuloy. Mabak ang tibil yun. Nang hindi na raw bumalik sa tamang pag-iisip si Rona, nagpa siya silang patignan na siya sa doktor. Okay naman daw siya kasi lahat na pinapagawa nila doon, kayang-kaya niya. Kaya pwede daw po iuwi siya kasi ayos naman. Mama, doktora. Pero makalipas ang 3 buwan, bumalik na naman daw si Rona sa dati nitong kondisyon. Lumalaya tayong kwan, isip niya na gusto niya mamasyal. Ayun, umalis na naman. Ayun, yung ako na pag-isipan na itinali namin. Anong pakiramdam mo nun yung parang sumisigaw siya dun, ang daming kapitbahay na nakakarinig? Nahiya mo, sir. Kaya sinabi yung ano dun, mas matanda. Doon ka na lang sa kubo. Kasi maraming hindi makaintindi ang kalagayan ng misis mo. Kaya nagpa siya kang dalhin dito sa bukid. Dito po na akong gumawa. Akala mo wala kang asal. Niresetahan naman daw sila ng gamot. Pero masyado itong mahal para sa isang magsasakang tulad ni Mang Jo. Kasi yung gamot na dinibigay nila noon, isang piraso lang. Bali, 4 beses ko itatumar sa kanya. Yan ay bali, 1.8. 1.8 ang isang gamot? Opo. 1.8. Kaya yung isang buwan, 21,000. Nung nagagamot siya, maganda naman yung epekto ng gamot okay sa kanya. Okay naman. Ano yung talaga naging dahilan bakit pinatigil mo na siyang magamot? Masyado mabigat na? Wala nang pagkuha ng pira eh. Ngayong araw, bibisita ang ilang taga-municipal health office para matingnan si Rona. Anong sabi ko, nakakitaan ako ng mga kuha niya dyan sa kitipuso. Iba ko lang mga dad sa kitipuso. Partugan na ko nga. Hindi ka ba na anuan? Ang kang marigrigatan nga nakakulong? Ita, ayan mo. Okay lang? Ay, hingalak nga ro. Nadado mga angsa, mapapasanak. Mangangsang ka? Malabsak na, pakananak to lang ka, ito na adapan na win na. Siyempre, mabilbilag iso na. Kung pakikipag-usap niya sa kanya, anong nakuha niyo? Anong naging impression niyo dun sa palitan niyo niyang salita? May iba-iba na siyang na sinasagot. Pero ang iba, tama naman po yung sinasagot niya. Ma'am, ano po yung initial assessment niyo sa narinig niya sa kanya? Horsilas ko ay. Parang ano, gustong-gusto niyang magamot po, sir. Gustong-gusto niya na magamot. Sabi niya, pag nagamot daw po siya, magpapasalamat daw sa Diyos at sa mga tao na tumulong. Tayo daw na tumulong. Araw-araw, naglalakad si Mang Jo papuntang bukid para ipagsabay ang pag-aararo ng kanyang lupa at ang pag-aalaga ng kanyang asawa. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, nagluluto na si Mang Jo ng pagkain nilang mag-asawa. Abulugan tayo, Tante Francis. Kumain ka na, Daddy. Sika nga. Awan baso mo. Paagas na kamutlaan mo. Alasak lang. Nakakapagkwentuhan pa ba kayo? Pag maayos siya. Kung minsan, sir, sabi niya na magligo, doon lang kami magkukwento. Pag tapos, doon. Pag dumating ng hapon, yun, kulong ko na siya. Pagkatapos na kumain. Pagkatapos pakainin ni Mang Jo si Rona, iiwanan muna niya ang asawa ng bandang hapon at uuwi para kumustahin ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Dahil kapos sa pera, tumigil na sa pag-aaral ang 2 nilang anak. Naawa na rin po. Ganun pong sitwasyon niya. Ano na lang gusto mo sana mangyari kay sa mama mo? Bumalik po yung dating siya. Maganda rin naman ang loob nila. Kahit ba nung sobrang bigat nung responsibilidad mo, sobrang hirap ng sitwasyon mo, naisip mo bang sumuko? Wala naman akong maisip na ganun, sir, kasi niisip ko mga anak ko ganun.
At saka sinis at siya. Wala naman pinaggalayan yung mga anak ko kung hindi siya. Ganon. Eh, maganda naman ang dating samahan namin. Ganon. Kaya kahit anong hirap, sabi ko, pwedeng dalhin. Magkapag-isip ang maganda. Ganon. Wala naman akong ibang maisip. Pinapanalangin ko na lang sa Diyos para bumalik yung dating isip niya. Tumating ang isa sa kanyang kapatid na si Lorena. Biglang nagwala si Rona. Magawin ka malalo, huy na! Pininalo kayo! Kaya sila! Ayaw ang ilaw. Ayaw pala ilaw, tayo. Ipakita man kano di brown hair nga kunan. Idarik winder ngay. Amelio. Uy. Yami balik. Habang nagpapahinga si Rona, biglang dumating ang isa sa kanyang kapatid na si Lorena. Nagsakitit siyang kuti dagtay agururay kanya. Ito ang unang pagkakataon na mabibisita ni Lorena si Rona. Mami, ang umot na kawon dagtay ni Daddy Joe. Kunanawon. Ipakita man kanya. Si Lorena ang tumulong noon para magpagamot si Rona sa Baguio General Hospital. Kaya laking panghihinayang niya nang bumalik ang sakit sa pag-iisip ng kapatid. After 6 months, pumunta ulit sa akin. Pintas ko nga eh, no? Kasi mo, sa'yo matipindin na ang Korea. Dak nang idinis. Kasi di na po na continuous yung maintenance. Habang naroon sa kubo si Lorena, biglang nagwala si Rona. Pininalo kayo! Kaya sila! Ayaw ang ilaw. Ayaw pala ilaw tayo. Dahil ayaw daw kumain ng hapunan ni Rona, nagpa siya si Mang Jo na pagpahingain na lang siya. Ako kaya nagsilaw! Magpusasang ka, Sophia Kalorina! Bibuntay pinagkamanganang! Nadakas ka na! Magpusasang ka yun! Kinabukasan, dinalaw ni Dr. Roderico Ramos, isang psychiatrist mula sa Ilocos Training and Regional Medical Center, si Rona. Pagdating sa kubo, agad kinausap at sinuri ng doktor si Rona. Madam, alam mo to? Alam mo ko na yan? Alam ko yan, video, camera. Video. Kasi kung minsan, lumalabas ako na hindi ko namamalayan. Okay. May nag-iikot ng isip ko na hindi ko. Alam kong hindi ko... Kinakausap ka? Oo. Kaya ka lumalabas? Minsan, umiba-iba ang boses ng sagila ko. Dahil kahit papaano ay nakakasagot pa daw ng maayos at tama si Rona, hindi muna inirekomenda ni Dr. Ramos na dalhin siya sa ospital. Binigyan muna si Rona ng gamot para sa isang buwan. Sinatawag namin psychotic yung nasisiraan ng ulo. Dalawang klaseng sakit. Yung isa mas maganda, yung isa mas pangit. Yung sa kanya mukhang mas maganda eh. Kasi yung pangit, pag hindi ginagamot for 10 years, talagang, alam mo yung regress, hindi mo makakausap ng ganyan. In spite of no medications for 10 years, she's still like that. Mukhang okay. 99.9% sure, so long as she takes medicines. Mag-i-improve in less than a week. Manang, ma'am, pero ano ha, babantay-bantayan. Like once a week, puntahan mo basta. Siguradong uminom ng ganun. Habang nagbibilin si Dr. Ramos kay Mang Jo at sa health worker na si Aling Tessie. Kalabas. Biglang lumabas mula sa kulungan si Rona. Ayaw raw niyang uminom ng gamot. Angela. Ay, mukha niya nataduan. Kiniso na, tumarin na. Oo, sige. Ako, bagay dagita. Kapag na ako. Dahil tumatakas sa pag-inom ng gamot,
Naglakad si Rona papuntang Palayan. Dahil hindi na sanay maglakad, natumba si Rona. Tay. Haan ko kaya siya ka sinilas ng dada ay da! Anya nga rin pag sinilas mo nga. Igata anak ton! Intang nga rin. Ije balayan! Ay ba? Kinailangan siyang alalayan at buhati ni Mang Jo pabalik sa kubo. Ilang minutong umupo sa labas ng kubo si Rona. Bago tuluyang bumalik sa kulungan. Habang matagal niyo nang pinaiinom yung gamot, pwede na siyang pabayaan mag-isa. Paalala ni Dr. Ramos, habang umiinom ng gamot, dapat ay hindi na ikulong si Rona at hayaan siyang makagawa ng ibang gawaing bahay. Well, the common perception is that hindi sila gumagaling and they become useless and ganyan ang ginagawa sa kanila, yung tinatago sila. Ang daming tao na ganyan ang condition that are, you know, they're functioning. Right now in the Philippines, unfortunately, we have to still accept, no, that mental illness is really an illness, no, just like any other chronic illnesses, no. Like if you don't take your medication and you don't seek consultation, then probably that the symptoms that you are having, no, would be exacerbated, no. Sa ngayon, inoobserbahan pa rin ang kondisyon ni Rona habang iniinom ang kanyang gamot. Ang balak ng LGU with our leadership, we'd like to solicit outside sources or foundations or other philanthropists in order to cater to her needs. Lumalabas sa pag-aaral ng WHO na may 2 mental health worker lang sa kada 100,000 Pilipino. Noong nakaraang taon na isabatas ang Mental Health Act, bahagi nito ang pagbibigay ng training sa mga rural health workers sa buong bansa para mabigyan ng agarang assessment ang sinumang may mental disorder sa kanilang nasasakupan. We're training them on MHGAP. At the primary level, pwede na nilang matingnan, pwede na nilang ma-recognize kung anong mga common mental health conditions. At meron na rin kaming binibigay na mga treatment and management. May mga packages of, may mga gamot na pwedeng ibigay kung kailangan niya ng gamot. May mga psychosocial support services. Here in the National Center for Mental Health, our outpatient consultation receives around 300 outpatient per day. They can go here, no? For sure, they'll be seen, and if they are proved to be indigent, then they have no, wala na silang babayaran. Sa pagkakapasa ng mental health law, tumaas rin ang pondong inilaan para sa mental health. Okay, as of the moment, ang budget po natin is 2.5 of the total budget of the Department of Health. So medyo, we hope that by the end of the next 3 years or 2023, makakaabot na tayo sa 5%. No? Central Luzon, Montelio, Pasirigel, tapos nga yung tingin na billionaire. Hindi man madaling intindihin kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga gaya ni Rona. Mahalagang maalis raw ang stigma sa mga gaya nila na hindi sila dapat katakutan. Hindi sila dapat itago, bagkus ay ilapit sa mga doktor o paggamutan. Dahil may pag-asa silang gumaling at muling mamuhay ng normal. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Maki Pulido. At ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.